Hi guys, muling nagbabalik la tagaw lutong bahay. At ngayon magluluto na naman tayo ng isa na recipe na yun. Kakaiba. Madali lang lutuin to pero binigyan lang natin ng twist yung ating lulutuin ngayon na atay balunan, malupit. So yun, inuna ko muna. Itinunaw ko muna yung taba ng balon-balunan natin para ito yung gagamitin natin na pang gisa. Ayan, tanggalin muna natin yung taba. Ayan. Pagkatapos, ipriprito natin yung ating carrots at saka yung patatas. Ayan, hintayin lang natin ito na mag-light brown o maluto. Saka natin na yun. Tali lang natin sa pagalo, aloy-aloy lang natin para hindi dumikit. Ayan. Bali yung ginamit ko dyan ng patatas, yung baby potato na nabibili lang sa ano. Kasi napakamahal talaga ngayon ng patatas, kaya yun yung ginamit natin kasi mura. Kasi yung pagluluto natin dito, hindi naman bali magtitipid lang talaga tayo. Kasi mahirap ngayon yung buhay, puro ang mamahal ng bilihin. Kaya yung carrots na yan, bali yan yung nakabalat na tsaka nakabalot na. Mura lang din yan, bili ko dyan. So yan, kita natin na medyo naluto na yung ating gulay, carrot tsaka patatas. Itatabi muna natin to para magigisa tayo ng ating sibuyas bawang. Para umpisa na natin yung ating pagluluto. Okay, let's go. Ngayon, gisa na natin yung ating bawang. Ayan. Tapos sunod na natin ating sibuyas. Ayan, haluhuluin lang natin para hindi siya masunog. Yung pag medyo nag-light brown na yung ating sibuyas tsaka bawang, lalagay na natin yung ating balunan. Ayan. Unahin natin yung balunan dyan kasi yan yung medyo matigas at saka matagal lutuin syempre, di ba? Ayan. Tapos sunog na natin yung ating patatas. Ayan. Ay, patatas. Tomato sauce pala. Ay, nako. Syempre para lutong-luto yung ating tomato sauce, matagal siya mapanis. Diba? Yan, kuloy lang natin sa paghalo. Yan. Kaya natin inuna yung ating ano, balunan. Kasi pag sinamidan natin yung atay na yung atay, madudurog. Syempre. Ngayon, maglalagay tayo ng kunting patis. Yan. Yan yung pampalasa. Ang sarap talaga pag tinitimpla mo patis. Haluhiluin lang natin. Maglalagay ako ng paminta. Isang balot na maliit na paminta. Okay na yun. Tuloy lang sa paghalo. Yan. Hintayin lang natin na medyo maluto yung ating balunan. Maglalagay pala ako dyan ng konting seasoning. Pero naubusan na pala ako ng seasoning, hindi ko na malayan, kaya kunti lang na ilagay ko. Pero okay na yun. Mag-ano na lang tayo mamaya, mag-a-adjust na lang tayo ng lasa. Yan, tuloy lang sa paghalo. Bali itong pagluto na to, wala na itong takip-takip. Ngayon, maglalagay ako dyan ng asukal, syempre. Magbabalance tayo ng lasa. Tsaka laurel. O, mga tatlong pirasong dahon ng laurel, okay na yun. Yan, tuloy lang sa paghalo. Kung makikita nyo, lutong-luto na talaga yung ating tomato sauce. Diba? Para hindi talaga mabilis mapanis yung ating lulutuin. Kahit anong lutuin. Ngayon, luto na yung ating ano, balunan. Isusunod na natin yung ating atay.
Ngayon, mag-ano ko dito sa paghalo, medyo dadahan-dahanin ko lang kasi baka madurog yung ating atay. Ngayon. Siyempre, maglalagay tayo ng siling labuyo para pang ano yan, pang malupitang ano yan. Masarap talaga pag maanghang medyo. Ngayon, maglalagay tayo ng konting soy sauce dyan o toyo para pampakulay. Medyo magkulay itim yung ating recipe ngayon, di ba? Pampakulay lang yan at syempre pampadagdag lasa yan. Maglalagay ako dyan ng suka, pampatanggalan sa konti lang para ma-adjust lang natin yung lasa ng mawala lang yung lasa ng atay tsaka balunan. Syempre yung lansa niya. Ngayon, nilagay ko dyan yung taba na ipinarito ko kanina. Siyempre, sayang eh, di ba? Isang subo din na kanin yun. Ayan, medyo naluto na yung ating atay tsaka balunan. Lalagyan natin siyempre ng chili garlic. Yan yung magdadala ng lasa ngayon. Ng idol. Yan chili garlic. Tapos ilalagay na natin syempre yung ating gulay, yung carrots at patatas. Yung gulay na yan, luto na yan kasi kanina pinarito natin eh, di ba? Kaya kunti na lang yung aanuhin natin dyan. Maglalagay din ako ng siling green. Pang padagdag aroma lang yan, di ba? Ngayon, syempre tuloy yung paghalo natin para... Ngayon, masarsa pa kasi yung ating hintayin lang natin na medyo matuyo at konti na yung sarsa. Magmantika na siya. Ayan, nagdagdag ako dyan ng magic sarap kasi yung seasoning kanina na inilagay ko medyo kulang, kunti lang na ilagay ko. Kaya nagdagdag ako ng magic sarap dyan para syempre masarap yung ating lulutuin, diba? Ay, niluluto pala. Ngayon, hintayin lang natin na medyo matuyo tsaka open. Ngayon, kung makikita nyo, natuyo na yung sarsa niya. Yung bali yung natitira na lang dyan, konti na lang, at saka yung mantika. Saka makikita nyo yung mantika, nagkukulay pula kasi dahil sa tomato sauce. Ngayon, okay na yan. Yan, konti na lang yung sarsa, saka nagmamantika na. Malupit na yan, pwede na yan. Pag ito yung ulam nyo, di nyo mapipigilan mag-extra rice dito. So yun guys, sana nagustuhan niyo yung ating recipe ngayon. Simple lang pero masarap, diba? Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!